So ngayon guys, may tuturo ako sa inyong settings sa Facebook na baka hindi nyo pa alam. Ngayon guys, ituturo ko sa inyo yung settings na yon at kung ano ba yung advantage nun once na gumagamit tayo ng Facebook. So make sure lang guys sa panoorin yung video nga matapos para malaman nyo yung settings na yon at kung ano yung gamit nun. So una natin gagawin guys, kailangan muna natin i-update yung ating Facebook application para makasigurado tayo na meron tayong ganun. So ang gagawin natin, pumunta tayo sa Play Store. Hanapin natin yung Play Store sa ating cellphone. Then once na makita na natin, click lang natin yan. So once na mag-open yung Play Store, pumunta naman tayo sa search bar or search engine sa taas. So ito yun, click lang natin. Then i-type natin dito yung Facebook. So type natin, Facebook. Once na matype mo na yung Facebook, search lang natin yan. So click search button. Automatic guys, lalabas yan. At once na may nakalagay na update dito, click nyo lang yung update. Para ma-update kayo at magkaroon ng mga latest features. Kung meron mga features na update or mga latest updates sa Facebook. Once na tapos na kayo mag-update, pumunta na kayo sa Facebook app nyo. Take note guys ha, ito yung gagamitin natin ng Facebook app, yung kulay blue. So click lang natin tong Facebook app. Dahil pag-click mo yan, automatic maglo-loading yan at mapupunta tayo sa ating Facebook account. Ngayon, ituturo ko sa inyo yung settings na sinasabi ko. So, sa bandang taas sa kanan, may mapapansin kayo dyang tatlong underline nasa may loob ng profile picture natin. So, ito yun. Click lang natin yan. Once na maklik na natin yan, guys, scroll down lang natin. So, scroll down lang natin dahan-dahan. Then, hanapin natin dito yung settings and privacy. So, ito yun. Settings and privacy. So, click lang natin to. Once na maklik na natin yung settings and privacy, hanapin natin dito, guys, yung Your Time on Facebook. So, ito yun, guys. Your Time on Facebook. So, click lang natin to. So, once na maklik mo yun, guys, may makikita ka ditong Welcome. See how you're spending your time on Facebook and get tools to help you make the most of that time. Ito pala yung features dito is malalaman mo, guys, kung ilang oras ka na ba gumagamit ng Facebook application sa phone mo. Ang kagandahan pa dito, guys, kahit umaga man or daytime at sa gabi, nighttime, malalaman mo at may kocompare mo kung anong oras ka ba talaga gumagamit ng Facebook ng mahabang oras. So, napakalaking tulong nito, guys, kasi nga matatantya mo yung mga oras mo at mamamanage mo pa siya once na gumagamit ka ng Facebook. So, meron itong apat na category, guys, nakalagay dito. See your time. Pangalawa, yung manage your time. Pangatlo, get more from your time. And pang-apat, control your notification. So, dito muna tayo, guys, sa see your time. Nakalagay dito, see how much time you're spending on Facebook and what you're doing with your time. So, click lang natin itong see time dito sa baba. Click natin. So, ito yung time per day natin or yung oras na nakukonsume natin once na gumagamit tayo ng Facebook application natin. Kung makita nyo, Monday hanggang Sunday yan. Then, once na sunwipe mo yan, makikita mo dito yung daytime versus nighttime. So, yan nakalagay dito, the amount of time you spend using the Facebook app on this device. So, ibig sabihin lang guys, dito mo makikita yung comparison, yung sinasabi ko kanina, yung amount of time sa paggamit ng Facebook sa umaga man at sa gabi. Dito mo mapapansin guys at may ko-compare kung sa umaga nga ba or sa gabi ka malakas mag-consume ng time pag gumagamit ng Facebook application. Then dito naman sa baba, meron ditong weekly update, then activity log. Then sunod dito naman tayo sa my manage your time. Nakalagay dito, use your time mindfully with tools like quiet mode and daily time reminder. So click lang natin itong see tools dito. Click see tools. Then dito naman guys sa manage your time, meron ditong dalawang category, yung quiet mode at daily time reminder. Dito guys sa quiet mode, nakalagay dito, mute most push notifications and limit notification dots. The next time you open the app on this device, you'll get a reminder that quiet mode is on. So, ibig sabihin lang guys, sa quiet mode, halimbawa, gusto mo pa rin makareceive ng mga push notification at mga limit notification dots, kaso ayaw mo maistorbo. Ang gagawin mo lang guys, i-on mo lang dito yung quiet mode. So, once na-inop itong quiet mode, hindi ka madidisturb. So, dito naman, pwede mo i-schedule yung quiet mode. Then, sunod na category yung daily time reminder. Sabi dito, get a reminder after you've used Facebook for the amount of time you choose. So, pwede mo siya i-set. Once na-inon mo dito yung button, lalabas dyan yung oras at minutes. So, kayo bahala guys mag-set ng reminder or daily time reminder para aware kayo sa araw-araw na pag-consume nyo or paggamit nyo ng oras nyo sa paggamit ng Facebook. Sana guys nakatulong tong vlog ko ngayon. Once again naman, TechPH, thank you and God bless all.